Salamat sa iyong katapatan at pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa araw na ito na kung saan ay patuloy po namin inaalala ang iyong kapanganakan. Diyos na rin nila, salamat na sinilang ang Panginoong Hesukristo at nang dahil sa Kanya ay meron kaming tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Meron kaming buhay na walang hanggan na nanggaling sa iyo. Kaya naman, aking Ama, meron din po kaming liwanag na nagmumula ng dahil sa iyo, aking Diyos, sa iyong pagsilang. Kaya nawa ay maging mabunga sa buhay namin, makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang tunay na diwa at minsanin ng kapasuhan. Ama, salamat. Patuloy kang magbukas ng puso at isipan ang lahat na makakapakinig sa iyong mga mensahe. At magdulot ito sa aming puso ng kagalakan, kapayapaan, katiwasayan ng aming mga pamumuhay. Diyos na tapat, patuloy mo po kami samahan, Banal na Espiritu, na sa bawat hakbangin ng aming mga buhay ay manatili po kayong nasa aming unahan. Salamat sa katatagan. Pinupuri ka namin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Patuloy ka namin pinasasalamatan at patuloy ka namin sasambahin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. So muli po, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Lucas. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi po rito, "But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Ayan. Amen. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ayan. Magdudulot po ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So, ang Pasko po ay iba't ibang uri ang selebrasyon ng bawat tao. Ano po? Minsan, mayroon pong makabuluhan para sa kanila na naisa-celebrate nila ang Pasko ay sa pamamagitan ng mga magagandang damit, mga magagandang sapatos, at sa dami ng mga pagkain na kanilang inihanda. At nakukontento po sila doon sa ganung bagay at sa pamamagitan po ng mga regalo na kanilang itinatanggap sa iba't ibang mga kamag-anak, kaibigan, mga kapatid. So doon nila iniisip sa mga makasanlibutan na yun yung diwa ng Pasko para sa kanila. Subalit, ang isang tunay na Kristiyano at isang mananampalataya ay mayroong malalim na kabuluhan o kahulugan ng tinatawag na Christmas. Ano po? Kaya nga, ang sabi ng ganon, ang Pasko ay walang pag-aalinlangan sa isang dakilang kasayahan ng taon. Taon-taon po ay sinisilbrate natin. Ano po itong sinisilbrate natin? Itong sinasabi na pagkasilang ng Panginoong Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Ang Pasko ay pinagbubunyi sa lahat ng mga tao, ulahi sa buong mundo, lahat ng sikta o denominasyon. Ito ay pinagbubunyi sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pamilya at mga kamag-anak at sila ay nagsasalo-salo sa pagkain pagsapit ng ating gabi. So yun yung kinamulatan. Yun yung kinaugalian. Na pagdating ng ating gabi, at doon yung buong pamilya, buong sambahayan ay sama-sama kumakain at naghahanda ng mga pagkain ng mga masasarap. Kasi katwira nila, once in a year lang. Pero minsan hindi napupukos sa tunay na diwa ng Pasko ang bawat puso ng bawat isa. Kasi after po ng celebration ng Christmas,
Kanya-kanya na po sila at andun na rin na naman uli yung panibagong hiluwaan ng bawat pamilya. Yun ba? Andun doon na naman po uli yung samaan ng loob, andun doon na naman po ulit yung inggitan. Bakit hindi po natin gawin araw-araw itasagot? Diba? Kasi ang karamihan po sa atin ay meron lang mga bagay na kaya mo lang minamahal yung lalo. Huwag tayong pumunta sa ibang tao eh. Sa kamag-anak na lang. Yung bonding ng bawat isa. Doon po. Kaya lang nararamdaman yung pagmamahal eh. Pasko, patatabarin ko siya. Yung mga tipong ganun po. Pero naway hindi ganun ang maging puso ng bawat isa sa atin. Kundi maging makabuluhan ang diwa ng Pasko sa buhay ng bawat isa. Ang Pasko ay panahon upang ipagbunyi ang kapanganakan ng sangsanggol na si Jesus katulad ng nakasulat sa Lucas chapter 2 from verse 4 hanggang 19. Doon nyo po mababasa yon nung pagkakasulat na kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Na isinugo ang kanyang buktong na anak upang isilang sa mundo. Ang kasaysayan ni Jesus ay katotohanan na nagdudulot ng pag-asa. Pagmamahal at kaligtasan sa lahat ng laman. Nauunawaan niyo po, uulitin ko po. Ang kasaysayan ni Jesus ay katotohanan na nagdudulot ng pag-asa. Pagmamahal at kaligtasan sa lahat ng laman. Lahat sa atin bilang mga tao. Humanity po ang sabi ng ganun. Kung hindi ipinanganak si Jesus, ay walang pag-asa na ang tao ay makararating sa langit. Nakuha po natin. Kung hindi ipinanganak si Jesus, walang pag-asa na ang tao ay makakarating sa langit. Bakit at anong dahilan? Sapagkat ang tao po ay nagkasala. Simula po ng si Adan at si Eva ay sumuway sa utos sa pag-usap ng Diyos sa kanila. Sumuway po sila at nagkaroon na po ng paghihiwalay ang relasyon ng tao at ng Diyos. Subalit ang dahil sa pagmamahal ng Panginoong Jesus, ang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ang sabing ganun, isinugo niya ang kaisa-isa at buktong niyang anak. Kaya po ito ay isinilang sa pamamagitan ng isang birhen na si Virgin Mary. Ginamit po ang isang babae. Kaya nga, makapangyarihan po ang mga babae. Naniniwala po kayo dyan? Makapangyarihan po ang mga babae sapagkat napakaswerte po natin dahil ang babae po, ang babae ito ang ginamit ng Diyos upang silang ang kaisa-isang buktong na anak na siyang magliligtas sa lahat ng tao sa sanlibutan ito. Wala nang ibang handog, tahin sa Jesus lang. Kaya mapalad ang lahat ng kababalihan. Kung hindi pinanganak si Jesus, ay walang pag-asa na po na ang tao ay makararating sa langit. Ito na po tayo. Bakit sineselebrate ang Christmas? At ano nga ba ang ibig sabihin ng Christmas? Paghatiin po natin, ha? Christmas. Paghahatiin po natin. Yung kalahati po is Christ. At yung kalahati naman ay mas. Ah, diba? Alam po natin yun. Pag sinabi pong Christmas is a combination of the word Christ and mas. Ang Christ po, Greek word po, expiotos, Christos. Meaning, the anointed one or the Messiah. Kaya napakahalaga yung Christmas, diba? Yun yung
ibig sabihin? Pag sinabing Christ, the anointed one or the Messiah, ating tagapagligtas. At pag sinabi naman pong mas, ano naman ang ibig sabihin ng mas? Pag sinabi pong mas, from the old English word for mass as in a church service. Service. Salima, yun yung mass. Christmas. Ibig sabihin, itong ginagawa natin at ibig sabihin po nito ay Christmas. Sapagkat, ang sabi nga nun, yan yung tinatawag ng panahon ng pananambahan natin kay Kristo Jesus na isinilang sa pasabsaban. Kaya pag sinabing mass, ito ay yung church service. Nagkakatipon, mabubuo lamang ang tinatawag na Christmas kung meron po tayong pananambahan. Hindi ho mabubuo ang Christmas. Hindi ho magiging makabuluhan ang Christmas sa magagandang damit, sa mga gagandang sapatos, sa masasarap na pagkain, sa mga dami ng regalo. Kundi, nabubuo po ang Christmas sa pamamagitan ng pananambahan natin sa Kanya. Amen. Nakuha po natin. Isa nagtatapak na ba Christmas? Yun po yung ibig sabihin ng Christmas. Kaya nga, sabi ganon, sa ibang ano, ismisa, sa atin po, sa mga Kristiyano, church service. Yun, yung kagaya na ginagawa natin, every Sunday. Every Sunday, nag-worship po tayo, nagpupuri po tayo, sapagkat diba sabi ng mga anghel, magalak kayo! Sapagkat isinilang na ang sanggol na magiging tagapagligtas na sanlitan. See? So may regalo ka at wala, may pera ka at wala, magalak ka. Dahil hindi doon nagsisimula at hindi rin doon nagtatapos ang Christmas. Ang Pasko po sa isang tunay na Kristiyano ay kung kailan mo tinanggap si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Kaya sa ating mga Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Yun po yun. Araw-araw po ay Pasko. At tatlong bagay lamang ang nais kong iwan sa inyo. Muli na ipaunawa ko na po sa inyo ang ibig sabihin ng Christmas. At yung church service po, yung mass. At noong December 25, Christmas Day has been a federal holiday in United States since 1870. Simula po sa kanila. 1870 pa po. Na inadap po ng lahat. Federal holiday ang tawag po sa United States of America noong 1870. Nakuha po natin. At the message of Christmas ay tatlong L. Tatlong L lamang po ang nais kong iwan. Unang L ay love or tinatawag na pag-ibig. John chapter 3 verse 16, yung sinasabing, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buntong anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapaama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the message of Christmas. Dahil ipinanganak siya, nung time na ipinanganak siya, tanda po yun ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo nito. Nung kanyang pagkasilang. At ang pangalawa, life. Pangalawang il, life or buhay. Ang sabi sa John chapter 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life.
He who believes in me will live, even though he dies. And whoever believes in me will never. Do you believe that? Sabi kong gano'n. Sinabi naman Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan. No? So ang sabi, ang nananalig sa kanya kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sinabi po ito ng Jesus kina Martha at Maria nung time po na si Lazaro ay namatay. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay, ang sabi po ni Jesus. Ang sino man nananalig sa akin, bagaman siya ay mamatay, ay muli siyang mabubuhay. Physically, mawawala po tayo, ipapasok po tayo sa kabaong at ililibing po tayo sa lupa. Subalit, mabubuhay po ang ating kaluluwa sa piling ng ating Diyos. Yun po yun. At yung sinasabi namang kapag siya ay nabubuhay, ay hindi na siya mamamatay. Yun po yung mga Kristiyano naman na dadalhin po niya. Yung tinatawag in the twinkle of an eye ay dadalhin po yan. Wala sa kanya ang kamatayan. Katulad ni Propeta Elias. Si Propeta Elias, hindi po siya namatay. Si Enoch. Ni-rapture po siya. Propeta Enoch. Matik po siya. Hindi po siya namatay. So kung titingnan po natin, yun yung mensahe ng Pasko. Yun yung mensahe ng Christmas. Pangalawang L. Yung po tinatawag na life o yung buhay. Pangatlo. Yan, tapos na tayo. Bilis po natin. Pangatlo, life o yung liwanag o ilaw. Life, pag sinabi pong liwanag o ilaw, John chapter 1 from verse 4 hanggang 5. In him was life and that life was the light of men. The light shine in the darkness, but the darkness has not understood it. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Maliwanag, tagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagpapagapi ng kadiliman. So, maliwanag, siya po yung ilaw. Kaya kapag ka tayo po ay Kristiyano na, meron po tayong ilaw sa ating unahan. Nasa gitna ng kadiliman na nilalakaran natin sa sanlibutang ito, ay alam mo kung paano at saan ka humahakbang. Hindi ka nadudupilas, hindi ka natutulas. Bagkos ang sabing ganon, ay merong liwanag na ikaw ay yung sinusundan ang liwanag na yon. Kaya kung napapansin niyo po nung tanong nakaraan yung ating pong pinag-aralan na isang tala sa langit, isang bituin na sinusundan po ng tatlong pantas ni Lucas. Yun ay nagpapakita ng liwanag ni Kristo na kapag ang isang tao ay tunay na sumasampalataya sa kanya ay mayroong tinatawag na liwanag o ilaw na patuloy na sumusubaybay sa kanyang buhay. Binuba? Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang sabi, alalahanin bilang panghuli, at dito po ako magtatapos, pakinggan po ninyo. Alalahanin na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay isang kahangahangang gawa ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Alalahanin natin na ang kanyang kapanganakan ay bigay o regalo ng Diyos sa buong mundo o sa buong sanlibutan. At ang pangatlo na dapat natin tandaan, kaya magalak tayo at sambahin natin siya sa kanyang pangakong langit para sa atin. Muli, iiwan ko po sa inyo ang mensahe ito. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot.
Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano po ang itinulog sa atin? Malaking kagalakan. Kaya may pera ka't wala, magalak ka sapagkat si Kristo ay nasa puso mo. May regalo ka't wala, magalak ka sapagkat si Kristo ang nasa puso mo. Nakuha po natin. Ang tunay na diwa ng Pasko ay meron tayong buhay, meron tayong ilaw, at meron tayong pagmamahal. Meron po tayong kagalakan na umaapaw sa ating mga puso, at ito ay nagdudulot o idinulot sa puso at buhay natin nung ang Panginoong Jesus ay ipinanganak sa pasapsaba. Sabi nga, Jesus Christ is the reason for all season. Tandaan po natin, mga magulang at kapatid, na ang Christmas o ang Pasko sa bawat Kristiyano ay araw-araw. Amen. Hindi lamang po tuwing December 25. Naunawaan po natin, lahat po tayo ay lumuko. Aming Ama, salamat po sa iyong katapatan at pagmamahal na nang dahil po sa iyong pag-ibig ay sinilang ang Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng buhay at liwanag sa amin. Aking Ama, patuloy nawa na maging sariwa araw-araw sa aming mga puso ang pagmamahal, maging sariwa po sa aming mga puso sa bawat minuto ang kagalakan na nanggagaling sa iyo. Mabigyan po nawa, O Diyos ng kabuluhan, ang pagkasilang ng Panginoong Jesus na isi-celebrate o patuloy na sinisi-celebrate namin hindi lamang tuwing December 25, kundi ito ay araw-araw simula ng tanggapin namin sa Jesus sa aming puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay. Kaya naman, aking Diyos, itinatalaga ko po sa iyo ang bawat isang naririto. Pagpalain ko po, Ama, ang bawat isang na naririto, aking Diyos. Hayaan mo lamang, aking Ama, na sa bawat hakbang na kanilang gagawin ay pangunahan mo po ng ilaw na nagmumula sa iyo. Pangunahan mo po na iyong Santong Espiritu sa pamamagitan ng iyong presensya at pagtutuwid ng aming mga buhay. Sapagkat ilang araw na lamang ay haharapin na po namin ang panibagong taon na ipinagkaloob mo at ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, sa umaga ito, siguruhan mo po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita na amin napag-aralan. At makita po ito at magdulot sa aming mga buhay espiritual na kalakasan. Ama, sinasamba ka po namin, pinasasalamatan sa umaga nito. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na gabay ng Santong Espiritu. Ito po ang aming sagot na langin. Amen. 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 Amen.